stay at home. Yun po yung pinakamahalaga po na gagawin po natin bilang Pilipino. Tayo po yung mag-stay lang sa bahay. Huwag po tayo magpasaway. Minsan kapag ako ay nanonood ng balita, no, ay grabe talagang nadidismaya ako kapag nakikita ko yung mga Pilipino na talagang kahit na anong sabihin ng mga pulis, yung mga frontliner, talagang nakikipag-away pa sila. No, gusto talaga nilang i-break yung inuutos ng ating pamahalaan na mag-stay lang sa bahay. Pag sinabing curfew, 8 o'clock, huwag na po tayo magpasaway, pero marami pa rin pong mga Pilipino na talagang mahirap pasunurin, no, matigas ang ulo, no. At tulungan po natin ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, kasi ginagawa lamang po nila na ang tungkulin po nila na pangalagaan ang mas nakakaraming Pilipino. Dito po sa bansa na pinagtatrabahuhan ko ay lockdown na rin po dito, at alas 3 pa lamang po ng hapon ay curfew na po. Wala pong citizen o expatriate ang lumalabag sa batas na sinabi ng gobyernong ito na kung saan nandito po ako. Wala pong sumusuway, kasi po dito kapag ikaw ay sumuway, magmumulta ka at makukulong ka pa. Kaya po sumusunod ang mga citizen, ang mga mamamayan nila at ang mga expatriate. Sana ganun din po tayo, no? Kung paanong masunurin po tayo kapag tayo ay nasa ibang bansa. Mas dapat sumunod tayo sa batas sapagkat nandoon po nakatira yung ating mga mahal sa buhay. No, marami mga akong napanood ko sa balita na maraming mga celebrities, no, mga kilalang tao na nahawaan po ng COVID-19. No, andyan na po si Senator Coco Pimentel, si Senator Mick Subiri, si Senator Angara, at yung mga artista po, meron po mga congressman, may mga mayor, may artista na si, ngayon lang napanood ko si Isa Calzado, no, si Boyet De Leon. Sila man hindi nila alam kung paano sila nahawaan. Hindi nila alam po sino yung nakahawa sa kanila, no. Hindi nila alam kung saan galing po 'yon, pero meron na nagkaroon po sila. Kasi nakahalubilob nila, hindi nila alam kung sino yung merong positive na COVID-19. Ito yung nga sinasabi na hindi natin nakikita yung kaaway natin, yung kalaban natin. At meron po ako napanood na isang doktor nakikiusap na nauubos na sila. No? Marami nang pong doktor ang namatay dahil po sa contamination po ng virus na pong ito. So, tayo pong mga Pilipino, huwag na po tayong makulit, huwag na po tayong magpasaway. Huwag po tayong masyadong, ang tawag dito, piloso po na mas gusto nilang mamatay sa virus kaysa sa gutom. Huwag naman ganun, kasi siguro kung isang buwan lang naman na magstay ka sa bahay, no, at least nagpapahinga ka, no, maraming kang Pilipino madiskarte. Hindi ka mamamatay sa gutom sa loob ng isang buwan. Maniwala kayo sa hindi. Kasi po yung mga street, yung mga taong grasa nga, na sa kasada lang nabubuhay, yung mga pulubi, ilang taon na silang ganun. Pero hindi naman sila namatay. Yung po yung minsan, inaano lamang po, defense mechanism na lamang po ng mga makukulit na tao na ayaw nilang mamatay sa gutom. Pero ang katotohanan, kapag ikaw ay dinapuan ng coronavirus, masasabihin mo pa sa sarili mo na mas gusto ko pang mamatay sa gutom kaysa sa virus na to. Alam mo bakit? Kasi marami kang madadamay kapag nagkaroon ka ng virus na to. Kaya po yung mga Pilipino na pag napapanood ko, grabe ako yung naiinis dahil talagang makatwiran talaga yung mga Pilipino, no? Yung iba naman, atagal na silang walang trabaho, sinisisi nilang gobyerno, bakit? Ang tagal-tagal na walang silang trabaho, wala silang hanap buhay, papaano nila yung mga anak nila. Lahat po ng mundo nakakaranas ng ganun. Hindi lamang po Pilipinas ang may lockdown. Buong mundo, no? Buong mundo nakakaranas ng crisis na ito.
Para po mapabilis ang crisis na ito, sumunod po tayo. No? Sino bang gobyerno ang gusto ng ganitong sitwasyon? No? Wala. Wala pong gobyerno na, na deserve na mangyari ito. So tulungan po natin yung ating pamahalaan na magstay po tayo sa bahay, huwag tayong pasaway, huwag makulit. No? Pag sinabing curfew, marami, kanina lang nanood ako ng 24 oras yung weekend, marami pong mga nahuling mga Pilipino na curfew, no? Ang titikas talaga ng ulo nila, grabe siya, no? Hindi ko alam malaman kung bakit ganun na lamang katigas ang ulo ng mga Pilipino kapag nasa sarili nilang bansa. Pero kapag sila ay nasa kanilang sa ibang bansa, sumusunod sila, no? Siguro dahil natatakot silang ma-deport o talagang batas ay pinaiiral sa ibang bansa na kapag bawal. Hindi kagaya sa atin, maraming makatwiran. Minsan, mga Pilipino, inaaway pa yung mga frontliner, yung mga polis, no? Minumura nila mga polis. Minsan, meron ako napanood, yung polis, tumakbo yung sasakyan, nakakapit siya. Isipin mo yung mga ganong klaseng uri ng tao na parang, hindi ko alam kung gaan na katigas, ang yayabang, mga taong yun ay parang believe na believe sa sarili nila. Hindi sila sumusunod. No? Pero pag sila ay nagkaroon ng virus, sinisisihin pa nila yung gobyerno. Bakit sila nagkaroon? Ngayon, ginagawa ng gobyerno para ma-maintain po natin, makontrol yung paglaganap ng virus, hindi po tayo sumusunod. No? Hindi natin kaya, no? Hindi natin kaya na magkaroon ng mas maraming karamdaman kasi kulang po yung ating hospital. Kulang ang ventilator po. Hindi ko ang mayamang bansang Italy, no? Yung mayamang bansang Italy o ang Amerika. Ilang libo na po yung kanilang infected sa virus. Ang Amerika 82 ata 85. Ang Italy is 80,000, 85,000. As sa Italy almost 6,000, 7,000 na po ang namamatay, no? Ngayon, umiiyak ang gobyerno nila dahil hindi nila na-control, hindi nila, no, binaliwala nila noon. Kaya ganun na lamang ang pagsabog ng virus. Tayo po mga Pilipino, wag po natin hayaan yung ating mga mahal sa buhay ay ma-infect ng virus na ito. So, sumunod po tayo sa batas. Pag sinabing stay at home, stay at home. Wag po natin isipin yung kakainin natin kasi God will provide. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos na tayo'y magutom, no? Kung ang mga ibon nga na hindi naghahanap buhay, pinapakain ng Diyos. Tayo pa kaya mga tao na mahal ng Diyos. Kaya sumunod lamang po tayo sa gobyerno. Stay at home. God will provide yung pagkain. Ipoprovide ng Lord yan. Yung pangangailangan natin, ipoprovide ng Diyos yan. Sumunod lamang po tayo sa gobyerno na pag sinabi ng gobyerno, manatili ka sa bahay, manatili po tayo sa bahay. Kung tayo po naboboring, gumawa po kayo ng paraan para hindi po kayo maboard. No? Marami. Magbasa po kayo ng Bible kung gusto nyo para yung pagkaboring nyo mawala. No? At maglaro kayo, mga dating hindi nyo nagagawa nung panahon na kayo ay walang self-quarantine. Yung quarantine na ito, gawin po ninyo. Habang tayo po ay na